Kinabukasan ay muling bumalik si Althea sa Barangay 3. Pero sa pagkakataong ito ay lubusan siya nag-ingat para hindi siya makita nila Toto. Mabilis siyang nagtago sa may gilid nang makita ang naglalakad na si Bong papunta kay Toto. Ilang sandali pa ay lumabas na ang kotse mula sa bahay. Kitang-kita niyang si Toto ang nagmamaneho dahil nakabukas ang bintana nito. Nililipad ng hangin ang buhok ng binata at nakangiti habang nakikipagkwentuhan kay Bong. Bakit naman kasi ganyan kang umiti, Toto? Natagpuan ni Althea ang sarili na nakangiti na rin habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan nila Toto. Bumalik lang siya sa realidad nang maramdaman ang hapdi sa bandang binti at braso dahil sa kagat ng langgam. Aray! Aw! Ang sakit naman! Dali-dali siyang umalis sa may bakanting lote habang kinakamot ang kanyang mga binti. Teka muna! Althea? Iha! Ano bang ginagawa mo dyan? Nanlaki ang mga mata ng dalaga at dahan-dahang napalingon sa pinanggagalingan ng boses. Kayo pala yan, Aling Lydia. Nahulog po kasi yung singsing ko banda rito. Palusot ni Althea saka pa simpleng tinapon ang suot na singsing. Ah, ganun ba? Hamutulungan na kita. Ayun, tingnan mo banda roon. Parang may kumikinang. Wika ni Aling Lydia saka tinulungan ng dalagang maghanap. Nakita ko na po. Ay, mabuti na lang kung yung tinagot ako kay nanay. Pagkukunwari ni Althea, nabaling naman ang palingin ng matanda sa namumulang braso ng dalaga na puro kagat ng langgam. Ay siya, halika sa bahay ng malagyan ng gamot niyang braso mo. Mukhang pinapakan ng mga langgam. Wala lang nagawa pa si Althea kung hindi ang sumama dahil makati na rin talaga ang kanyang mga braso at binti. Samantala, pagdating nila Toto sa bayan ay napag-usapan nila si Althea. May ba ako? Toto, anong tingin mo kay Althea? Mukhang patay na patay sa'yo ah. Ehem, syempre, expected na yun. Kapag nakita nila ako, aba, si Toto ata to. Ang gwapong aswang hunter sa Negros. Wow, magbuhat daw ba ng sariling bangko? Subukan mo kaya minsan maging humble. Libre lang yon to. Bakit? Humble na ako sa lagay na to. Saka ano naman masama sa sinabi ko? Totoo namang gwapo ako. O siya, panalo ka na. Tinanong ko lang si Althea kasi bala ko sanang imbitahan. Natigilan si Bong nang muntik nang madulas sa pinaplanong sorpresa kay Toto. Napatingin naman sa kanya ang pinsan na agad nag-usisa tungkol sa huli niyang sinabi. Imbitahin saan? Ano, Juan? Bala ko sanang imbitahin kumain. Tamo to, type mo pa ata si Althea eh. Sorry ka na lang, dahil ako crush nun. Nakahinga lang maluwag si Bong dahil mukhang hindi naman nakahalata si Toto. Sa bahay naman ni Aling Lydia ay katatapos lang pahiran ng langis ang mga braso at binti ni Althea. Bilang ganti ay tinulungan niya si Aling Lydia sa kalinderya. Aling Lydia, saan po pala pupunta si Toto? Kaya pala andun ka sa gilid, ha? Ho? Ikaw naman, nagdaan din ako sa ganyan, iha. Sana, kumatok ka na lang at andun naman si Pido. Kesa naman nasa gilid ka at muntik pang mawala yung singsing mo. Alam mo, mababait ang mga yon. May pagkamayabang nga lang si Toto, pero napakamatulungin nilang mag-ama. Hindi pa rin makapagsalita si Althea. Iniisip niya ang sinabi ng kanyang ina tungkol kay Pido. Ang dahilan kung bakit siya nandun para maghigante. Siya nga pala, Althea. Kaarawan ni Toto sa Sabado. Pumunta ka, ha? Napansin ni Aling Lydia na malayo ang tingin ni Althea at parang malalim ang iniisip.
Althea, nakikinig ka ba? Po, ano nga po ulit yung sinabi nyo? Ang sabi ko, birthday ni Toto sa Sabado, kaya huwag kang mawawala. Ganun po ba? Sige po. Pero, secret muna ha. Isusurprise kasi namin si Toto, kaya huwag ka munang maingay. Isang matipid na ngiti ang itinugon ni Althea sa matanda. Kailangan na niyang kumilos at gawin ang kanyang pakay bago patuluyang magbago ang kanyang isip. Aling Lydia, sa tingin niyo po ba pwede kong puntahan ang tatay ni Toto? Gusto ko sanang magtanong ng mga paboritong bagay nito para naman makaisip ako ng iriregalo. Oo naman, bakit hindi? Kaya lang, hindi na kita masasamahan. Parating na maya-maya ang dagsalang tao. Aayos lang po. Huwag po kayong mag-alala. Babalik din po ako agad para tulungan kayo. Agad na nagtungo si Althea sa bahay nila Toto. Kinuha niya ang garapon kung saan niya ilalagay ang piraso ng buhok ni Mang Pido para ibigay sa kanyang ina. Tao po? Tao po? Hindi nagtagal ay lumabas ang isang matanda na may saklay. Saka siya pinagbuksan ang gate. Oh, ikaw pala, Iha. Wala dito si Toto. Kung gusto mo, tumuloy ka muna at tatawagan ko saglit. Ay, wag na po. Kayo po talaga ang sadya ko, Mang Pido. Ako baka mo. Nabanggit po kasi sa akin ni Aling Lydia na birthday ni Toto sa Sabado. Gusto ko lang po sanang itanong ang mga paborito niyang bagay. Napangiti naman ang matanda sa katuluyang pinapasok si Althea sa loob ng kanilang bahay. Habang nagkikwento ang matanda, ay humahanap naman ng tiyempo si Althea para bumunot ng buhok nito. Pero alam mo, kung ano ang lagi niyang daladala sa pakikipaglaban, itong kalamansi. Napakunot naman ang noo ni Althea sa narinig. Kalamansi? Bakit naman po kalamansi? Ewan ko nga ba sa batang yan. Mahilig kasi sa kalamansi ang nanay ni Toto. Doon siya pinaglihi. Kaya siguro, malapit sa puso niya ang kalamansi. Pasensya na po pero, pwede ko po bang malaman kung nasaan ang nanay ni Toto? Parang hindi ko po kasi nakikita. Mula sa pagkakangiti, ay bumakas ang lungkot sa mukha ni Mang Pido. Naglabas siya ng isang mahaba at malalim na buntong hininga. Tumayo ito saka tumalikod habang nakaharap sa bintana. Bilang aswang hunter, marami na rin akong nakalaban. Hindi lang mga aswang, kundi pati maligno at engkanto. Sigurado ako natalo niyo silang lahat, kaya sobrang paghanga ng mga tao sa inyo. Wika ni Althea saka inilagay ang dalang pampatulog sa kape ni Mang Pido. Nagtagumpay naman ako, maliban sa isa, at yun ang pumatay sa nanay ni Toto. Ay, ano ba to? Para hindi ata bagay sa akin na magdrama. Natatawang wika ni Mang Pido. Muli itong naupo para sana inumin ng kape nang biglang sumigaw si Althea. Wag! Anong wag? Agad kinuha ni Althea ang tasa na may pampatulog sa kanya tinapon ng laman. May nakita po kasi akong langaw sa kape nyo. Hindi bali na po, ipagtitimpla ko na lang po kayo ng kape. Ganun ba? Napadami yata ako ito ko. Inunahan tuloy ako ng langaw. Kasalukuyang nagtatawanan ng dalawa nang bumukas ang pinto. Dumating si Toto na may dalang pagkain. Pinamulahan naman ang mukha si Althea na hindi makatingin ng diretso. Hi Toto, ito na po ang kape niyo, Mang Pido. Mauna na po ako. Teka lang Althea, kararating ko lang. Alis ka na kagad? Kasi... Sige na,
tamang-tamang dala kong pansit at lumpia. Kasi nakapangako ko kay Aling Lydia na babalik ako doon para tumulong. Kumain ka na muna. Sasama ako para dalaw tayong tutulong. Okay na ba? Sige na nga, mukhang wala naman akong magagawa. Wala lang ang nagawa si Althea, lalo pat nakangiti na naman ang mayabang na asong hunter sa Negros. Gaya ng napag-usapan, pagkatapos kumain ay sabay na nagpunta ang dalawa sa kalinderya ni Aling Lydia. Mas naging palagay ang loob ni Althea kay Toto habang tumatagal. Samantala, umalis naman si Bong para kausapin ang may-ari ng resort. Nakabayik ito at saglit na natigilan nang makita si Toto kasama si Althea. Pambihira, kanina lang pinag-uusapan lang natin si Althea. Ngayon kasama mo na. Iba talaga ang karisma nitong pinsan ko. Ikaw nang matinik sa chicks. Sa kabilang banda, bukas na ang biyahe ni Gemma papuntang Negros. Nagpa siya muna siyang manatili sa hotel bago sumakay ng eroplano. Parang gusto niya mag-backout at tawagan ang kanyang tiya Lydia para sabihin hindi pala siya pwede. Hindi niya maialis ang posibilidad na mag-cruz ang landas nila ni Toto. Kinuha niya ang kanyang pitaka saka tinitigan ang litrato nilang dalawa. Bakit ba kasi nakilala pa kita? Laging mo na lang ako pinapahirapan, Toto. Kinagabihan, nakangiti at pakanta-kanta pang umuwi si Althea. Hindi niya alam na gising pa ang kanyang ina at kanina pa siya hinihintay. Aba, mukhang napakasaya mo yata at nakalimutan mo na kung anong oras na, Althea. Pasensya na po, inay. Hindi ko na po pala napansin na gabi na. Siguro naman ay nagbunga na ang pinapagawa ko sa'yo. Akin ang garapon. Wala pa po akong nakuha, inay. Marami po kasing taong laging nakapaligid kay Mang Pido. Humahanap pa po ako ng tamang tiyempo. Siguraduhin mo lang na tutuparin mo ang ipinangako mo sa puntod ng iyong ama, Althea. Seryoso at matigas na wika ng kanyang ina, saka nito inikot ang wheelchair at pumasok sa kwarto. Napaupo naman si Althea, saka nasa po ang mukha. Bakit ba ang hirap? Napakabait nila, Toto. Halos lahat sila sa Barangay 3. Kahit hindi nila ako kilala, ramdam ko ang init ng pagtanggap nila sa akin. Tay, tulungan niyo po akong magkaroon ng lakas ng loob. Nang makasigurong tulog na si Toto, pasimpleng tinawagan ni Mang Pido si Bong. Bong, ano na? Nakausap mo na ba yung may-ari ng resort? Opo, Tiyo Pido. Wala daw problema. At ang maganda niyan, libre. Regalo na daw niya pati yung mga kwarto. Bilang pasasalamat kay Toto. Ayos. Si Althea nga pala ay pupunta rin. Ang sabi niya, siya nang bahala sa mga panghimagas. Sige po. Tiyak na happy ang birthday ni Toto. Sa sumunod na araw, muling dumalaw si Althea sa kalinderya ni Aling Lydia. Nawiwili naman ang matanda at meron siya nakakasama. Pati na rin ang mga customer niyang palayang balik at pagpapapansin kay Althea. Lingid sa kalaman ni Althea ay sinundan pala siya ng kanyang ina. Nakasalamin ito at nakatalokbong ng belo. Nakasakay sa tricycle habang pinagmamasdan ng anak na tumatawa. Sinasabi ko na nga ba, Althea, hindi ka pwedeng asahan. Nakasimangot ng wika ng babae. Pagkaalis ng tricycle na sinasakyan ng ina ni Althea, ay siya namang dating ng tricycle na lulan si Gemma. Manong, dyan na lang po sa may karinderya. Dala ang kanyang maliit na maleta at bag
ay pumasok sa loob ng karinderya si Gemma. Natigilan siya at hindi handa sa madadatnan. Nagtatawanan sila Toto na siya namang katabi ni Althea. Gemma? Agad tumayo si Toto para lapitan ang dalaga. Gemma, ikaw nga! Masayang bati ni Toto na may pagpisil pa sa kamay ni Gemma. Nandun pa rin ang spark, ang kuryenteng dumadaloy sa tuwing magdidikit ang balat nila ni Toto. Matapos ang mahabang panahon ng kanyang pag-iwas at paglayo, ay tadhana na mismo ang naglapit sa kanilang dalawa. Bitiwan mo nga ako, kung hindi, iahampas ko sa iyo itong maleta. Grabe ka naman. Ganyan mo bababatiin ang isang kaibigan? Lalong nanlisik ang mga mata ni Gemma sa sinabi ni Toto. Pero hindi siya nagpahalata. Nabaling ang kanyang paningin sa babaeng katabi ni Toto kanina. Maganda ito at mukhang may dugong banyaga. Napairap na lang siya sa naisip. Halika Gemma! Tamang-tama at saluhan mo kami! Akin na yung bag mo. Ilalagay ko na sa loob. Tiyak, pagod ka sa biyahe. Sambit ni Toto sabay kuha sa mga dala ni Gemma. Nagtungo naman sa kusina si Aling Lydia para kumuha ng iba pang pagkain. Wala namang nagawa si Gemma kung hindi ang saluhan si Labong sa lamesa. Wow, Gemma! In fairness, sobrang laki na ng pinagbago mo. Babaeng-babae na ang dating mo. Oo naman, Bong. Ikaw na lang ata ang hindi lumalaki eh. Pabirong tugon ni Gemma. Mabuti naman at nakadalaw ka, Gemma. Kamusta ka na? Ayos lang po, Mang Pido. Kayo po, mukhang pabata kayo ng pabata. Iyan ang gusto ko sa'yo, Gemma. Kung hindi lang kayo magkaibigan ng anak ko, eh sa'yo ang boto ko. Hindi naman komportable at halatang nairita si Althea sa narinig. Tumaas kasi ang kilay nito at napatingin kay Gemma. Kayo naman, Mang Pido, nakakahiya naman sa girlfriend ni Toto. Hindi naman ako girlfriend ni Toto. Hindi pa. Madiing sagot ni Althea. Sige po, Mang Pido, mauna na po ako. Pakisabi na lang po kay Toto at Aling Lydia. Bago tuluyang nakaalis, ay natapakan ni Althea si Gemma. Aray! Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Nagkatingin na naman si Labong at Mang Pido. Mukhang may gulong mangyayari sa pagitan ng dalawa. Maraming salamat po sa pakikinig nyo ng ating episode for tonight. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell on para updated po kayo sa bawat kwento. Muli po on behalf of Misterio, marami pong salamat, good night, and God bless us all.